Nandito na naman po ang Amy Abante Channel at nagbabalik. At nais kong ipagpatuloy, nais kong i-emphasize na ako po ay naniniwala sa Diyos. Naniniwala ako na may isang lumikha sa atin, ang dakilang lumikha, at yan ay hindi dapat mawala sa bawat puso ng mga Pilipino. At sa pagpapatuloy, nais kong i-share itong aking obserbasyon sa nangyayari sa Philippines. At ito palang GMRC, itong Good Manners and Right Conduct, eh ayun pala po ay na-cancel or tinanggal sa curriculum sa elementary noong 2013. At yan po ay nabalik. Maraming maraming salamat kay President Rodrigo Duterte noong mga panahon yun na siya ay president, ay nilagdaan niya ang anong tawag dito, na itong Good Manners and Right Conduct Law ay mabalik, no? At ang pagtuturo ng values education. Napakaganda pong action o hakbang ito, no? Na ito ay naibalik. At ito ay naibalik noong June 25, 2020. At itong Republic Act na 11476 or the GMRC and Values Education Act ay from kindergarten to high school. Bali yung GMRC sa elementary. And then yung Values Education ay sa high school ba yan? Tama ba yan? O yung later part ng elementary, ano? At ano, separate subject. Ay naku, maraming maraming salamat sa ginawang hakbang na ito ng ating ex-president Rodrigo Duterte. At mabalik ako doon sa aking ano, dati-dati nga po ako nag-share ng gospel, ano po. So yun po ay natigil kasi po ay sa halip na ano ay nag-create lang sa akin ng confusion. At siguro may mga bagay na hindi na dapat na hukayin, no, yung mga malalalim na topic tungkol sa mga hiwaga ng langit, ano, yung kumbaga yung mga karunungan na kaloob, ano ang ibig sabihin ko, yung karunungan na hindi matatarok dahil tanging ang Diyos lang ang nakakaalam noon. So at ako'y nagpapasalamat din po kay sa ating kilalang preacher na ngayon ay namayapa na na si Soriano, si Brother Eli Soriano. At marami din po akong naunawaan sa kanyang mga ibinahagi. Ano po. So ipagpatuloy natin yung GMRC at Values Education. At sana marami po ang kumuha ng kursong ito. Yung halimbawa, yung magiging mga teachers na nag-major sa Values Education, sana po ay marami ang kumuha ng kurso na yan para po maging maayos ang pagtuturo ng Values Education. Bakit po ako'y nagagalak sa mga nangyayari na magagandang bagay sa Philippines? Kasi po ako ay naniniwala na darating ang panahon na makikilala ang Philippines, magiging isang modelo, no po, sa maraming bagay. At isa na nga po dito ay ang ano, mabubuting mga mamamayan ng Pilipinas, no? Na dahil sa ito nga, mabuting edukasyon ay magpuproduce ng mga disiplinadong mga mamamayan at mga assets na mag-co-contribute sa kaunlaran ng bansang Pilipinas. Bakit po ako'y nasisihan o natutuwa sa mga nangyayari dahil po naniniwala ako na ang Pilipinas ay magiging modelo sa buong mundo. Naobserbahan po ba ninyo na sa panahon ngayon, ano bang bansa ang nagiging modelo? Wala po eh talaga yung modelo ng isang maayos na bansa, progresibo, ang mga mamamayan ay disiplinado, iba't ibang bagay pa, ano, ay maraming mai-contribute ang Philippines sa buong mundo, sa maraming bagay. Basta't na iyon po ay nakikita ko. Kaya po ako'y natutuwa, no? At iyan po ang kailangan ng buong mundo ngayon, ang isang bansa na tatayo bilang modelo. Yung mga namumuno doon, ano, at yung mga mamamayan na ninirahan doon,
ang mga magagandang bagay na nangyayari doon dahil sa kanilang pagkakaisa o unity. Na napakaganda naman na alamin na ang Pangulo, o na napakaganda na ang Pangulo naman ay talagang siya talaga ang nagpupursige ever since na hindi pa siya nananalo, si Bongbong Marcos Jr., ang ating President Bongbong Marcos Jr., na sa simula't simula pa, ang sabi niya ay unity napakahalaga para sa ikauulad ng bayan. Ano po? At ano ba yan? Ano pang maidadagdag natin dyan? So, yun nga, yung GMRC at saka ang values education. Siyempre, ano yung habang ang bata ay ano yan tawag dito, nagtatapos ng elementary, high school, tumataas din naman ang level ng kanyang karunungan, ano. Kailangan itong mga subjects na ito talaga ay napaka-importante. Ay, isang bagay na lang, halimbawa yung mga OFWs na nagtatrabaho, no, sa ibang bansa, naiiwan ang kanilang mga anak, yung mga maliliit na mga anak nila, ano, kung natuturuan sila at nagagabayan sa school dahil sa mga subjects na ito, no, ay lalaki sila na maaayos na mga tao, mga disiplinadong mga mamamayan. No, ay wala na nga yung mga magulang, tapos sa school hindi pa ituturo ito, ay nako, ay di lalo na, no, magiging problema ng society, magiging problema ng lipunan. Ang sabi dito, education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. Ang edukasyon ay mahalaga, pero kung ang isang tao mayong edukasyon, may tinapos, ano, may pinag-aralan, kung wala namang values o pagkatao, paano yun, pagpapakatao, ay wala rin saysay. Kasi maaring gamitin niya itong kanyang edukasyon para sa paggawa ng hindi mabuti. Mm-mm. So, kailangan may pagpakatao na daladala ang isang tao, no, yung values hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang sa huli-hulihan niyang hininga ay daladala ng isang tao, no, nasa kanya ng buhay, bahagi na ng kanyang buhay ito, pagsasabuhay. Schools are agents for learning. Ang mga nagtuturo dito, itong mga guro, napakalaki ng role bilang pangalawang magulang sa mga estudyante, sa mga bata, no? At ang role ng mga magulang o sino mang nag-aalaga sa mga batang ito ay napaka-importante din na sila ay maging involved. Ano bang nakasulat dito? Basic concepts of values education. In its full range of meaning, values education includes developing the appropriate sensibilities, moral, cultural, spiritual, and the ability to make proper value judgment and internalize them in one's life. Ayan, napakaganda talaga na maituro, napakahalaga na maituro ang values education at ang GMRC. Kasi madidevelop dyan ang love of country, love of oneself, love of family, respect for the elders, for parents, for the environment, respect for the environment, ano, maraming sakop yan. At habang ang bata ay tumataas ang grado, no, grade 1, grade 2, grade 2, tumataas hanggang high school, ay tumataas din naman ang level ng kanyang pagkatuto sa mga values na ito, pag-absorb ng kanyang buhay. Yung value ng honesty, ng humility, ng respectfulness, value ng pagiging frugal. What is the concept of values? Values are individual beliefs that motivate people to act one way or another. They serve as a guide for human behavior. Generally, people are predisposed to adopt the values that they are raised with. People also tend
to believe that those values are right because they are the values of their particular culture. And what are the four core values of values education? Tingnan natin kung ano nakasulat. Anong nakasulat? This is to ensure that the core values of makadiyos, makatao, makakalikasan, and makabansa are instilled among the learners. O yan. At sa pamamagitan ng ganitong paraan, ay unti-unting mababawasan ang mga problema ng bansa, ng lipunan. Ano? Bakit marami ang mga nangyayaring mga krimen? Dahil sa pag inalam mo kung ano ang pagkatao ng taong nakagawa ng krimen, ay karamihan ay mga hindi nakarating o mababa lang ang tinapos na pag-aralan o na pinag-aralan o hindi nakatap o hindi nakatungtong sa eskwelahan, so hindi nakatanggap ng ganitong mga katuruan sa eskwelahan. Kaya at saka yung dahil na rin sa kahirapan, maraming factors kung bakit ang mga tao, maraming kabataan ay nakakagawa ng mga bagay na hindi magaganda, pagpasok sa droga, sa drugs, kung ano-ano pa, nagiging problema ng lipunan, ay dahil sa ganitong mga bagay na sa tahanan, walang nararamdaman na pagmamahal, feeling na pinabayaan, malayo ang mga magulang, ay yung mga kumukup-kup ay hindi nabibigyan ng pansin o panahon. Ano? Ayun. Kaya nangyayari ang mga bagay na yun. No? At pag-usapan natin yung psychology sa bansang Pilipinas. Medyo kakaunti yata ang mga psychology sa Philippines. Ano? Para matugunan yung mga problema ng mga tao pag pinag-usapan yung mga mental health problems, yung behavioral problems, ang dito ang aking nabasa is ganito eh. How many psychologists are there in the Philippines? A report by the World Health Organization showed there are only around 1,200 practicing psychiatrists, psychologists, and psychiatric nurses in the Philippines in 2020. Ito, 2020 to, ha? So, napaka kaunti. Ilang milyong Pilipino. So, marami ang may mga problema. Hindi, napakakaunti nito, no? Para matugunan ay yung mga problema na tungkol nga sa problema sa pag-iisip, sa kilos, pagkilos, at saka magastos pala ang kumonsulta sa isang psychologist. Kaya mayayaman lang, may kaya lang makakapunta sa isang psychologist. Per session kasi, magkano? Per session ranges from 1,000 pesos to 4,500 pesos depending on the case. Yun namang role ng o trabaho ng isang psychiatrist ay iba doon sa trabaho ng isang psychologist. Ang psychiatrist, yun ay nagpe-prescribe ng medicine, samantalang yung psychologist naman ay sa behavior ng tao. Ayun lang po maiibabahagi ko sa araw na ito, at pagpalain po tayo ng poong may kapal sa mga nangyayaring magagandang... Naalala ko nung ako'y nagtuturo sa elementary yung aming principal, talagang ginagawa niya na ma-involve ang mga parents. Nagkakaroon kami ng seminars at saka workshop. Siguro mga twice a month, ganyan. At talagang ginagawa niyang ma-involve ang mga parents o yung custodian ng estudyante namin. Para may pagkakaisa ba
sa pag-educate sa mga bata. Ang sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naku, napakaganda ng mga plano ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. At ako ay naniniwala na unti-unting matutupad ang lahat ng mga planong, magagandang planong ito ng ating bagong Pangulo sa tulong ng kanyang mga itinalaga sa gobyerno. Sa Department of Education ay si Vice President Sara Duterte. Medyo may kaguluhan po yung aking pagpapaliwanag, ay kayo na po ang bahalang umunawa. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at sa susunod pong muli. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal.